Welcome sa mas pinatatag na Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuseludom Jr., kalihim ng Kagawaran ng GHAM at Teknolohiya o DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Ang napili nating wisher ay ang kwento ng isang batang may kapansanan na sa murang edad ay nais magtanim ng malaking butil ng pangarap gamit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Panoorin natin ito. Ako si Michael Cabanacan, 22 taong gulang. May taong bahay lang po ako. Gumagawa, nagluluto po ng ulam, nalilinis, nagsisibak ng kahoy, isasaeng, nilalaba. Kahit na 22 taon na po ako, ang mental kong edad ay 10 taon. Nung una, maliit pa yan sila. Sa umaga, nagtitinda ko ng taho. Tsaka sa hapon, baseball naman. Para iahawan lang yung ano, yung pamumuhay namin sa pang-araw-araw. Nakakaraos din naman sa aming pang-araw-araw na ano, mga gastusin. Pangarap ko po ay maging dancer. Masaya ako sa pagsasayaw dahil doon lumalawak ang aking pagkatao. Dahil may nakikilala ako bukod sa sarili ko. Isa pa sa mga kasiyahan ko ang magkaroon ng kakayahan na tumulong sa aking ama. Nais ko kasing makapagbigay o makapag-abot sa pambayad sa kuryente. Sana magkaroon ako ng iba pang pagkakataon na mas lumago bilang tao at doon ako magiging ganap na masaya. Tunay na tumigil ang ating mundo nang magkaroon ng pandemya at marami pa rin sa atin ang may kinakaharap na suliranin dahil dito. Ngunit, kakaiba man ang kanyang kondisyon, hindi ito naging hadlang para sa ating wisher upang gumamit ng teknolohiya para umunlad at magsimulang muli. Sa panahon ng pandemic, ikinulong kami ng takot na wala kaming masulingan. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, nabigyan kami ng pag-asa na survive namin ang mga bagay na kinatatakutan namin, na ituro sa amin yung mga pamamaraan. Pero nung una maraming question, pero tinanggap namin at nakita namin yung malaking kagaangan sa buhay namin. Sa kabila ng pandemya na to, parang sabihin natin na nakayanan namin na hindi kami nag-alala para sa pamilya namin dahil yung mga binibigay naming pagkain para sa kanila ay galing sa masustansya, galing sa malinis na kaalaman ng agham na ibinahagi sa amin ng DOST. During pandemic, ay ang hirap lumabas. Wala kaming pakunan ng mga kung ano-anong mga gulay, nakakuha kami ng mga bottles na supply na dala ng ano. Malaking bagay sa amin kasi hindi na ako mamamalengke, doon na lang kami pumipitas. Simula ng pandemya, yung buhay ko patapon na. Pakain-kain, pa-chill-chill o yung tambay lang sa bahay. Tapos yung nalaman ko yung teknolohiya. Mga bagay na nakitang
hindi na ginagamit o itapon lang ng iba. Pero value pa yung bagay na yun. Dahil sa teknolohiya na yun, pwede kong gamitin pa ulit yung bagay tinapon nila para pakinabangan ko o pakinabangan ng iba. Pag-adapt namin ng Superpaso ay nagsimula nung 2020 pandemic. Ginawa namin siya para maipakalat sa ibang sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang pamayanan kung paano sila pwedeng makakuha ng pang livelihood nila at the same time pangkain nila pang araw-araw. Alam mo naman natin noong pandemya na kasagsagan na paghirap sa pagkain. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo. Dati nagtitinda ako rito sa may court namin malapit sa aming lugar ng pagkain. Kaso nung binawal na siya dahil nga sa pandemic siya, naisip namin kung paano kami mag-survive. At laking tuwa rin namin nang biglang kahit na pandemic noong time na yun, dumating si DOSD. At in-offer nga sa amin yung kanilang proyekto, which is yun nga po yung kanilang gulayan sa pamayanan. Kung tutusin ng panahon na yon, bawal kaming magkita-kita, bawal magsama-sama, pero nagawa nila ng paraan. Nag-invite kami ng manggilan-ngilan sa una, kami-kami lang muna. Tinuro nila sa amin yung pamamaraan kung paano namin gagawin yung gulayan sa pamayanan sa pamamagitan ng bote. At nung nagawa ko naman na natutunan yun, ishinare ko naman po, kumuha ako ng mga beneficiary na 60 families. Tinulungan namin sila na maturuan din sila noon sa pamamagitan ng online una. And then, pa lima-limang tao, nag-i-invite kami. Tapos tinuturo namin sa kanila kung paano nila magagawa yun sa kanilang mga tahanan. Tunay na masarap damhin ang bawat tagumpay ng mga teknolohiya sa mga puso mismo ng bawat Pilipino na nandoon ang DOST. DOST ay upang matugunan or tapusin ang usapin tungkol sa food security ng ating bansa. Ang bawat ahensya po ay nagtutulungan para magkaroon ng magandang programa upang maiangat ang bawat pamumuhay ng ating mga mamamayan dito sa Pilipinas. Ang usapin ng food security ay magkaroon ng access ang ating mga mamamayan upang makakuha sila ng masustansyang pagkain na nanggagaling mismo sa kanilang mga komunidad at upang sila mismo ay dito magkaroon ng mga livelihood program at pagkakakitaan. Ang kahalagahan po na ma-address ang food security, kagaya po dito sa MRF Balangkas, kung saan yung atin po mga beneficiary, nagkakaroon po sila ng kani-kanilang mga access sa kanilang mga gulayan upang hindi na sila bumili pa ng kanilang mga pangangailangan. Available ang pagkain sa presyong abot kamay. Hatid sa inyo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Mrs. Anita Atilano, dati pong isang barangay health worker ng aming barangay Balangkas. Dahil po sa makina ng bioreactor, malaking ginhawa po ang naging resulta. Doon po sa pagmano-mano, umaani kami ng 10 sako. Pero sa bioreactor po, halos 5 doble.
Napuno po namin ang bodega namin nung hindi pa po pandemic. Pero nung mula po na mag-pandemic, pinagbawalan kami lumabas. Pero may incoming na nagpa-plantitas-plantitas, kaya naagad po yung aming bodega. Pero ang kumukuha po sa amin ng biosoil, tinawag po niyang DOST na ano po siya, conditioner ng lupa. Mabenta po, naging track-track po ang pagkuha dito sa amin noon. Samantalang nagko-compost po kami ng mano-mano, limang sako o sampung sako, hirap na hirap po kami. Daliintayin po namin ang 2 buwan o 3 buwan para po makakuha kami ng talagang magandang lupa. Sa pansarili ko, sir, nagamit ko siya sa aming bahay o sa pamilya ko, naituro ko din sa pamilya ko. Pero dito po sa loob ng MRF, malaking bagay po ang nagtulong sa amin ng machine. Si machine po kasi, malaki po yung, halos siya po yung mabilis sa amin eh. Garden site po namin, hindi naman po sa pagmamalaki, 5 klase po, kaysa po dun sa binibili sa labas. Yun nga lang po, may pressure, naibibenta po namin ng 200 ang per sack. Pero ang pack po namin, naibibenta namin ng 50. Kaya naman po sa 200, kaya po namin ilaban kahit kaninong gumagawa ng lupa, yung klase ng lupa namin. Ibinabahagi namin ang alam namin, o binigay sa amin ng libre ni DOST, libre din po namin ibinabahagi sa mga pamayanan. Dito po sa aming barangay, wala po kami hinihinging kapalit o ano, basta gusto lang po nila maghalaman. Yung mga youth nga po na tambay sa kalsada o dyan sa basketballan, hinikayat po namin minsan o nahuli sila ng curfew na punta dito po sa amin. Bumabalik na po silang kusa. Nagbo-volunteer po sila dito para madagdag pa raw po ang alam nila sa paghahalaman dahil nagagawa po nila sa bahay nila. Kaya malaking bagay po sa amin si DOST, sir. Ang bawat isa sa atin ay may pasang-pasang krus. Ngunit kung paano natin ito dadalhin, ang siyang magbibigay ng pag-asa at ng mas malalim na kahulugan sa ating mga buhay. Yan ang ganap na inakap na mga mamamayan ng Barangay Balangkas. Ako ang inyong co-host, Diego Reyes, at ito ang Siyansikat. Bilang isang kabataan ng Balangkas po, grateful po ako para sa opportunity na to since binibigyan po kami ng pagkakataon kumita ng pera and then para din po makatulong sa community po namin. Lalo-lalo po sa mga wala pong access sa palengke, yung malalayo po. Ganyan. Naging maganda po talaga yung proyekto ng Department of Science, lalo na nga po nitong pandemic. Dahil po marami rin nawala ng trabaho. Tapos yung mga kabataan po, nabigyan sila ng trabaho dito sa maliit na barangay namin. And then po, yun po, nakakatulong po sila sa mga magulang nila. Kaya mas nagiging better po yung barangay namin, pati po yung ibang barangay. The science technology na binibigay na sa amin ng DOST, talagang napakalaking bagay. Kasi unang-una, sabi ko na sa inyo, nakilala kami sa buong Pilipinas, nakilala kami, birin nyo sa akin napunta. Napakalaking bagay na kasi unang-una sila nga, yung natugustuhan niya ng DOST, yung mga pamamaraan nila at pamamaraan namin, talagang lahat binigay nila sa akin, katulad niya ng vinegar citator, yan, malaking bagay din sa amin yan, na kasi nga, nabibigyan kami ng ikang pangkabuhayan. At yung mga tambay-tambay, nabibigyan din ng pangkabuhayan, na kasi kahit pa paano, nakakabenta sila. Tapos nagbigay pa rin sila sa akin ng 8 makina. Itong 8 makina na to, bago mag-pandemic ko, binigay sa amin to eh. Yung 4 nasa PWD, yung 4 dito sa senior citizen. Meron pang kasamang seminar, may kasama pang payo, may kasama pang monitor. Eh saan ka nakakita ng agency ganyan? Na talagang lahat na yata binigay sa akin. Kaya nga ako tontuwa, sabi ko nga, siguro habang nanunungkulan ko, kahit hindi ako nanunungkulan, gagawin ko to. Dahil si nga, na ang DST, parang naging kapatid ko eh.
isang makabuluhang kwento ng pag-unlad at pagbabago, ang natunghayan natin dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Siyensikat at hashtag OneDOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yuseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat.